kung alam kung ano meron tayo eh. Naniniwala akong mahal na kita. Jason, hindi mo ako pwedeng mahalin! Kasi masasaktan at masasaktan ka lang! Bakit? Naiinis ka? Hindi! Nababadrip! Diin lang! Kung nakikita kita, hindi ko maalis sa isip ko na nung yung nanay ko ay nangangailangan ng tulong sa daddy mo para tulungan siya. Mas pinili ng daddy mo tulungan si Wilfred kaysa sa nanay ko. Ari ka lang mabas ka! Tignan mo kung paano mo sinira yung buhay ko! Ngayon, pati si Jason! Si Jason na matagal ko nang pinamahal! Jason, wag! Ano nangyari? Ako po. Ako po yung may kasalanan. Kailangan niyo nang malaman yung totoo eh. Ano sinasabi mo? Diyan yung kubang! Ano? May halay mo na lang atago dito. Rosa, lumabang nga naman. Lumabang ka. Para sabihin sa akin na hindi ka pwede mahalin. Hindi ko nakahayaan. Madami pa yung mga tao sa paligid ko. Rosa, huwag mo kong iiwan. Rosa, mahal na mahal kita. Wala na akong laban kay Jason! Best friend mo lang ako. Alam mo naman na mas malalim pinagsamahan nating dalawa eh. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit ayaw mo akong layuan? Sinira mo ang buhay ko. Ginawa mo akong halimaw. Hindi pwede mangyari. Hindi pwede mangyari yun. Hindi ito pwede. Mahal na mahal kita, anak. Hindi ko sinasadyang ikaw ang madami sa ginawa. Ako may kagagawin kung bakit pinag-urusahan si Rosa. Ako, may kagagawin sa kanya. Kailangan na nating tapusin to. Hindi pwedeng habang buhay na lang papatay at manggugulo yung kapatid ko. Hindi ko naman hiningi na tanggapin niyo kami ng kapatid ko eh. Gusto lang namin mailigtas yung nanay namin. Na hanggang ngayon pinahihirapan ni Wilfred. Di ba mas saliwa pa yung tao yung kaysa sa kapatid ko? Sobra-sobra dati! Wala akong ibang hinihiling sa'yo, kundi ang katahimikan ng pamilya ko. Yun lang, Wilfred. Yun lang! At si Chula, dami na lang kaya kumano. Kala mo hindi kita kaya tuloyan! Ikaw ang sumira ng buhay mo! Ikaw! Thank you.
pinatay mo kay Teddy. Tanong mo nga, Lima. Siya ang bunga na ginawa mo sa akin. Salon, yung parlor ni Rosa. Dapat pretty tayo lahat doon. Kailangan wala tayong eye bugs. Ikaw talaga, Zach.
yan. Puro ka biro. Rosa. Aris? Sigurado ka na ba, Aris? Oo naman. Sayang din yung opportunity. Tsaka buti nga natanggap nila yung entry ko. Tapos nakapasok pa ako sa scholarship program. Eh, gusto ko rin naman makipagsapalaran sa Maynila eh. Basta Aris ha, pagsikat ka na, huwag mo kakalimutan ha. Ito naman. Kung makapagsalita ka naman, parang hindi na ako babalik. Babalik din ako pagka natapos na ako. Tsaka makakalimutan ko ba naman yung nag-iisang... Rosa, sorry talaga sa lahat, ha? Aris, sorry din, ha? Inuus kita. Kaya pilitin mong ika'y magbago habang may panahon. Pupunta si Aris sa launching na parlor mo? Eh, hahatid daw po siya nila at siya ang Sylvie papuntang Maynila eh. Doon na daw po kasi siya mag-aaral. Ganun ba, anak? Siya, halika na. Marami pa pala tayong kailangan gumawin. Nalulungkot ka pa rin, ano? Naiisip po pa rin ang kapatid mo. Wala po kasi siyang ibang inangat, kundi yung pagmamahal niyo eh. Nanakuha man lang kaya bago siya namatay. Sana na eh. Sana kung nasin man siya ngayon. Sana masaya siya. Sana masaya yung kapatid ko. Cecil, Rosa, hatid ko na kayo. Ah, oh, sige anak. Mauna na kayo. Kasi may kukunin pa pala ako sa bahay. Pero nai. Anak, huwag kang mag-alala. Sasabay naman ako kay Johnny. Susunod kami agad. Sige na, Jason. Mauna na kayo. Mag-iingat kayo, ha? Sige po, nai. Ay, aling Cecil pala. Galing akong correctional kanina. Nakita ko si Mommy. Okay naman siya. Baka may petition siya for parole next year. Malapit na ako makagraduate, Dad. I was thinking, buhayin ko yung real estate firm niyo. Miss ko na kayo, Dad.
love you. I'm sorry. Ah!
dahil sa ganda. Ngayon tapos na ang sumpa, buhay ay masaya at maganda.